In this video, we are going to teach you how to make a statement of cash flow using the direct method. So stay tuned. So paano ba gumawa ng statement of cash flow by a direct method? First, syempre dapat meron tayong given data. So yung nandito sa left side of the screen, ito yung data ng kumpanya na gagawa natin ng cash flow statement. So of course, you have the balance sheet or the statement of financial position. We also have the income statement or the statement of financial performance. So yung sa balance sheet, comparative kasi yung FS niya, ano yung balance sheet niya, kaya dalawang taon. And kailangan din natin yun para ma-monitor yung mga increases or decreases. Or simply stated, yung mga changes dun sa accounts. Kailangan natin yun in making the cash flow statement. Also, yung income statement, ang concern lang naman natin dyan is yung current year. Kaya 2020 lang yung nakalagay sa given natin. Yung nasa gitna. And then we also have other facts. So sinabi daw dito na lahat ng sales and purchases ng kumpanya is on account. It is important na i-check natin ito dun sa problem or dun sa... Kasi bawat kumpanya, iba-iba sila ng policy. It is just that itong kumpanya na i-account natin, lahat ng benta muna is accounts receivable pag sinabi natin na on account. And then yung purchases naman, on account din. So ibig sabihin, utang muna, accounts payable. Mahalaga yan sa ano pag identify ano ba yung mga sale na mayroong cash flow at ano yung mga binili natin na binayaran natin in cash versus inutang muna. Yun. Tapos given then other fact number 2 is during 2020 the company declared and paid dividends of 2,500. Mamaya ilalagay natin kung saan ba siya mapupunta. Ito yung dito sa right side, ito yung kumbaga pro forma cash flow statement natin. So yan yung magiging final product natin. We simply have to determine ano yung mga ilalagay natin dito sa pinaka right na column, dito sa column J. Or dito sa mga naka-highlight na cell. Kasi yan yung mga amounts na kailangan nating makompute. And going back with the facts, also number 3, the company paid 46,000 in cash to buy equipment. Alamin din natin mamaya kung saan activity siya papatak or saan section ng cash flow statement. So bago tayo mag-proceed with the computational part, let's first have a look ano ba ang itsura ng cash flow statement. So ito pong nasa gitna, this is the cash flow statement pro forma. When we say pro forma, kumbaga parang template. So, we have 3 sections, yung naka-highlight po dun sa yellow na cell. We have first, cash flow from operating activities or cash flow from operation. Yung mga items na papatak dito is yung lahat ng may kinalaman sa current asset as well as your current liability. Kasi yun yung operation eh, yun yung current. Ano, current asset and current liability. And actually, lahat na ang mga items na kasama sa pagkocompute ng income and expense. So, yung income statement accounts. Yun yung isang palatandaan natin para ma-filter lahat ng activities na may kinalaman sa operating activity. And then, let's move on. We also have cash flow from investment or investing activity. So, from the category itself, investing. The company is investing into non-current asset. Anong example ng non-current asset? Yun yung mga property, plant and equipment natin, di ba? So mga non-current, long-term asset, mga fixed asset. So yung cash flow, dun siya papatak. Dito natin siya ilalagay. No? Whether it is increase or inflow ba siya o outflow man yan, so dito siya pa pupunta. And then lastly, yung last section ng cash flow statement natin is actually cash flow from financing activity. So kung hindi siya pumatak, actually pag hindi siya na-classify dito, hindi rin siya na-classify dito, siguro more so dito siya pupunta sa financing activity. Sa madaling sabi, kung hindi siya current asset, hindi siya current liability. Hindi din siya non-current asset. So ano na lang yung natitira dun sa mga type of account natin?
pwedeng equity siya, and then pwedeng non-current liability. So dito siya papasok sa financing. Dito natin siya ilagay. And then syempre, ang isang goal ng cash flow statement, ultimately malaman mo ano ba yung ending balance ng cash. Kasi we know that yung balance ng cash na makukompute natin, ito pong nasa pinakailalim, ending cash balance, yan yung balance ng cash na lalabas sa balance sheet. So ibig sabihin, dapat yung amount na makukompute natin dito sa pinaka-bottom part, mag-equal siya doon nasa given natin, which is 4,000. Pag napag-equal natin yan, napalabas natin yung 4K, ibig sabihin, tama yung ginawa nating cash flow statement. So without further ado, let's jump right into the computation of our items. So simulan natin dun sa cash flow from operation. As you can see, meron tayong apat na items: cash received from customers, cash paid for inventory, cash paid for insurance, and cash paid for wages. Madali sana ang paggawa ng cash flow statement kung meron tayong mga account na ito talaga. Ibig ko sabihin ay, halimbawa, meron tayong account na debit, cash received from customer, debit, cash paid for inventory. But the problem is, pag in-entryhan naman natin ang mga transaction, ang naka-debit or credit doon is cash lang. So, we have to infer, we have to filter, kailangan nating salain doon sa mga transaction para makuha natin ito mga value. Ibig sabihin ay, itong cash na natanggap from customer, yung binayad mo para sa inventory or insurance or wage. Paano natin siya gagawin? We are going to utilize a set of formula. So hindi naman siya masyadong mabigat, and medyo intuitive din yung paggamit ng mga formula na gagamitin natin to compute these items. So first, how to compute cash received from customer. One important trick na pwede mong i-employ is that we are going back dun sa basic or the essential. Remember that in accounting, we always use the double entry system of accounting. When you say double entry system, once na mag-debit ka ng isang account, meron siyang kaakibat or ka-related credit account. In short, pag naapektuhan ng isang account, hindi yung account lang na yun na maapektuhan. Laging meron siyang kumbaga katambal na account. Yun. So, lagi siyang may katambal na account. And for the case of cash received from customer, ang gagamitin natin na account is account receivable and sales. So, punta na tayo dun sa computation part. So, accounts receivable and sales, ang gagamitin na accounts when computing for the cash received from the customer. Why? Because, syempre, di ba pag nagbenta ang isang kumpanya, dalawa lang naman yan eh. It's either utang muna, or pwede na bayaran siya ni customer upfront. Bayaran niya agad in cash. So, gamitin natin yung data natin from the balance sheet, specifically yung accounts receivable, nasa balance sheet yan. And then, yung sale, nasa income statement naman yan. Kaya given yung dalawang FS natin, yung balance sheet and income statement. So, pasadahan muna natin yung formula. First, we have the beginning balance of the accounts receivable. Siyempre, yan yung mga pending transaction ng kumpanya last year pa, mga hindi pa sila nagbabayad. So, yun yung beginning balance mo. And then, you have the sale on account this year. Nagbenta tayo this year, pero on account, ibig sabihin accounts receivable din. So, kailangan nating idagdag yun dun sa beginning balance. And then, dito na papasok yung hinahanap natin. Itong nasa gitna. Yan. Collection from customer. Siyempre, halimbawa, si customer mo, nagbayad na sa'yo. So, bawas na yun dun sa accounts receivable. Kaya, nakalagay dito is less collection from customer. And then at the end of the year, malalaman mo ilan na lang yung may utang pa sa company, ending balance of the accounts receivable. So now we can start plugging in the data from the financial statement papunta dito sa mga formula. First, let's start with the beginning balance of the accounts receivable.
So, i-equals ko na lang, i-re-reference ko na lang dito sa Excel, ano, equals, hanapin natin yung beginning balance ng receivable, yun daw pang 2019. So, we simply click dun sa 2019 column, accounts receivable, hit enter. And then, what I'd like to do is, simulan mo dun sa ending balance, para hindi nakakalito eh, para isang tinginan lang din. So, accounts receivable, ano yung balance niya nung 2020 equals, and then click mo lang yung accounts receivable dun sa 2020. Now, we can add yung sale on account this year. Saan natin siya makikita? Sa income statement. Diba? Dahil sinabi sa problem natin or sa facts, let's scroll dun sa left, na lahat daw ng purchases and sale are on account. So this is important because there may be, or in real life, syempre hindi naman yan lagi on account lang. Ito lang is para ma-simplified yung illustration natin. Kasi kung meron niyang cash sale, kailangan i-filter mo, ha? Ihiwalay mo yung sale na meron na talagang cash. Madali mong ma-identify na, ay, meron yung nagbayad sila agad. So, kailangan mo siyang ihiwalay. But anyway, so ang goal, gawin lang naman natin is i-reference lang natin yung nabenta natin on account, which is 200,000. So, balik ko lang doon, dito sa sale on account, press equals, and then scroll to the left, hanapin mo yung sale on account, 200,000. And then press enter. O ngayon, lahat ng data na para ma-compute natin ang collection from customer, hawak na natin. Pwede na ngayon natin compute-in magkano yung natanggap natin for the year. So what I'd like to do is magsimula lang dun sa ending balance, dun sa total. Total, I mean, is yung 25,000. So, 25,000, and then, ganito yung trick para malaman mo yung collection. Lahat ng amount na nasa taas ng 25,000, nasa taas nitong, itong linya na ganito, nasa taas ng total. Baliktarin mo lahat ng sign. Baliktarin mo lahat ng sign. So, ibig sabihin, itong 32,500, since positive siya, gawin mo siyang negative. So, magiging minus 32,500. Yan. And then, yung sale on account, di ba, 200,000. So, since naka-positive siya, ima-minus mo din. Gagawin mo negative. So, minus 200,000. Hit enter. So, yun yung technique para ma-compute mo yung naging bawas dun sa AR, and ultimately, ibig sabihin nun, yun yung nakolekta natin from the customer at the amount of 207,500. So yun, tama naman siya. And then, once na na-compute na natin yan, pwede na natin siyang ilagay doon sa cash flow statement natin. Collection from customer, so ito yung nakolekta natin. Ibig sabihin, ito yung may cash flow. So, we simply have to reference this amount doon sa ating cash flow statement. So, slide ko lang siya dito. Cash received from customer equals yung 207,500. Yan. So, one down. Cash received from the customers. Let's move on. So, cash paid for inventory. Ano naman yung accounts na magkatambal is... ito siya, number 2. Let's just slide to the right, inventory and accounts payable. Bakit nagkaganto or bakit ito yung gagamitin nating accounts? Think of it. Kasi ang kumpanya, pag pumili yan ng inventory, pwedeng bayaran niya agad. Pwede rin naman na ang inventory is utang muna. So, yun, dun papasok yung accounts payable. Ito lang sa computation ng cash paid sa inventory is meron siyang additional, kumbaga, complication or complexity. Kasi hindi lang actually talaga siya inventory and accounts payable. To be specific, ang kinocompute natin is hindi inventory, but yung purchases. So itong purchases. Yun. Kasi, limbawa, bumili ka ng inventory.
Kung ang gamit ng kumpanya specifically is periodic system, periodic. So ang entry noon is debit purchases and then credit accounts payable. So yun talaga yung kumbaga may possibility na bayaran siya in cash. So we simply have to infer it doon sa inventory account. Nasa loob siya ng inventory account yung purchases. And then at the same time, as you can see, ginamit din natin yung cost of goods sold from the income statement. Kasi nga ang inventory, it's either mabenta siya, so dito siya papasok sa cost of goods sold. And on the other hand, pwede rin naman na hindi siya mabenta. So dito siya sa ending balance ng inventory. So yun, basta ang main point lang naman, we have to derive yung purchases. And then, hindi pa doon nagtatapos. Once na ma-obtain mo yun, ililipat mo yung purchases dito sa T account ng accounts payable. Kasi ultimately, ang gusto mong malaman dyan, magkano yung nabayaran sa accounts payable. Yun lang naman yun eh. Ito yun, cash paid for inventory. Yan yung gusto nating ma-obtain. And gagamitin natin yung accounts payable na mga balance. Ayan o. So now that naintindihan na natin ano yung magiging flow ng computation, pwede na tayong magsimulang mag-plug ng mga value. So let's start with the inventory portion. So beginning inventory 2019, nasan siya? Nasa balance sheet. We simply have to reference. So equals, and then hanapin natin dito sa may left side yung beginning inventory, that is yung balance ng 2019. So 34,000. Hit enter. And then yung purchases, iwan muna natin kasi yan yung kukumpute natin eh. Less cost of goods sold. So nasa naman siya? Nasa income statement. Just scroll to the left. Yan dito. Cost of goods sold for 123,000. And then lastly, yung ending inventory balance natin. Press mo lang again yung equals and then hanapin natin sa balance sheet yung inventory balance for 2020. So ito siya, 37,000. Hit enter. Okay, and then now, we are going to use yung technique na tinuro ko sa inyo kanina sa pag-compute ng balance dun sa gitna ng formula. Ano? So hit equals, and then what I'd like to do is start with the ending balance, yung pinaka-total, which is 37,000. And then, unfortunately, hindi kita yung mga sign. And then, after noon, baliktarin mo lang lahat noong sign ng nasa taas ng 37,000. So, yung 34,000 magiging negative 34,000. And then, yung minus 123 magiging plus 123,000. So, in short, if you are working with Excel, pwede nga gawin mo ito sa purchases. 37,000, i-minus mo lang ng i-minus yung lahat ng cell na merong value. What I mean is ganito. So yan, negative equals 37,000 minus yung cell sa taas. 37, nasa taas. Natakloban lang. Ano. So yung beginning inventory, since positive yung balance, minus. And then i-minus mo na naman yung cell sa baba para mabaliktad natin lahat ng sign. Shortcut na, ano? Para hindi na masyadong isipin na minus plus and then plus magiging minus. And then hit enter. Ayun, lumabas na yung binili natin for the period 126,000. But it doesn't end there kasi kailangan pa natin siyang gamitin sa accounts payable. So hit ko lang yung equals dito. Purchase on account equals 126,000. Enter. Yan. And then ganun lang din yung gagawin natin yun sa balance ng accounts payable. We simply have to reference. Hanapin lang sa balance sheet beginning balance ng 2019 accounts payable, na dito siya sa lower portion ng balance sheet at 16,000. Click mo lang yan, press enter. And then yung 18,000 ilagay lang din natin dun sa ending balance. O yan, once na-compute mo na or na-lagay mo na yung mga values, gawin lang uli natin yung nakasanayan natin gawin. 18,000 minus yung 16,000, i-minus mo din, natakpan kasi yung cell. So dito ko siya kunin. Then slide to the right. Yun.
Tada! So ito yung binayaran natin for the inventory. Ay, yeah, negative 124,000. We can now plug that value doon sa ating cash flow statement. So negative 124. Yan, ito, dito sa may taas. Cash paid for inventory, negative 124,000. And let's move on. Cash paid for insurance. O, ano kayang posibleng account ang naiisip mo dyan sa insurance? Siyempre, meron kang prepaid insurance. Di ba, when you say prepaid insurance, binayaran mo na siya agad and then uubusin mo na lang siya for the, halimbawa, for good for 1 year yung insurance mo. So, ang naiisip lang natin dyan na account na ka-related ng prepaid insurance, edi yung insurance expense. Kasi di ba, yung prepaid insurance, nauubos siya eh, halimbawa monthly. Okay, so yun lang din yung kapartner niyang account. And then nandito nga siya sa pinaka dulo. Yan, prepaid insurance and insurance expense. So of course, we can start with the beginning balance of the prepaid insurance. And then idagdag mo yung cash paid for the insurance. Kasi ang kumpanya, bibili yan. Siyempre, dadagdagan niyo yung insurance niya. Babayaran niyo yun, siyempre, on cash. Ano, cash basis. And then, dun sa total na available insurance mo, siyempre, nagagastos yun as time pass by. Limbawa, for 3 months, 4 months, good for 1 year. Mauubos-ubos yun. So, mayroon siyang expense na nasa income statement natin matatagpuan. At the end of the year, mayroon siyang natirang prepaid insurance. So I think we can now plug in yung mga data natin, ano. So simply press equals. Let's start with the beginning balance for prepaid insurance. So hanapin lang uli natin sa balance sheet. Ito siya for 2019. You have 7,000. Hit enter. And then yung cash paid for insurance, since yun yung hinahanap natin, we can now skip that. Skip muna natin for the meantime. Less insurance expense 2020. Nasaan siya? Nasa income statement. So, let's scroll down ulit sa pinaka-left. Ayan, ayun. Insurance expense for 11,000. So, reference ko lang ulit. 11,000. Hit enter. Yun, pumasok na siya. And then, yung ending balance ng prepaid insurance, again, nasa balance sheet for 2020. Ito po siya. Ayan, 5,000. Enter. So, now that we have gathered lahat ng figures necessary to compute for cash paid, we can now employ again yung trick. Let's start with the ending balance, 5,000. And then, inverse lahat ng sign ng nasa taas ng 5,000. Yung 7,000 magiging negative, 7,000. Yung 11,000 magiging positive. So, gamitin mo lang minus yung negative 11,000. Basta minus lang ng minus. Hit enter. And then, you now have the cash paid for insurance at the amount of 9,000. So, lagay ko lang uli siya dun sa cash flow statement. Negative 9,000 because that is an outflow. Nagbayad tayo for insurance. So, negative 9,000. Ayan. So, now, nadun na tayo sa last item for the cash flow from operation. So, sa cash paid for wages, ang kumpanya, syempre may employees, nagpapasahod. Meron tayong wages expense. Meron din naman na tayong tinatawag na accrued expense or accrued wage, wherein halimbawa sa katapusan ng taon, meron na siyempreng gastos para sa wages or salary. Pero hindi siya nabayaran by year end kasi halimbawa ang bayaran pala ng ang sahod pala is babayaran pa next year. Ang date halimbawa is January 15, something like that. Basta ang point lang naman is merong accrued wage. We have to consider the accrued salary or accrued wage. And then meron din naman na salary expense for the period. So let's have a look dun sa formula na gagamitin natin. Ayan, so yung magkatambal na account is wages payable and wage expense. And then ganun lang din yung procedure. We start with the beginning balance of the liability account, wages payable. Idagdag mo yung salary or wage expense mo for the period 2020. Siyempre, merong mababayaran tayo dyan. Payment for the wage. Yun yung hahanapin natin. Yun yung may cash and flow. And then, merong ending balance. So, we also have to perform referencing.
equals beginning balance of the wages payable na doon siya sa liability ng balance sheet. So, for 7,000. And then, yung ending balance para dito tayo sa balance sheet muna mag-focus equals 4,000 under ng 2020 column. And then now we can reference the item on the income statement, which is yung wage expense for 2020. So we simply have to press equals, or in this case, itype na lang natin. Ano? Kasi baka minsan, pag nag-reference pala tayo is negative, pero in this case, add yung nakalagay. So dapat positive yung amount, right? O, kasi sa income statement, naka-negative yun as expenses. So we simply have to be careful. So, hanapin lang natin yung wage expense for 2020 sa income statement. So, swipe, swipe, swipe to the left. And then, ito pala siya, wage expense at the amount of 50,000. So, ilagay ko lang siya dun sa computation natin, positive 50,000. Hit enter. So, yan. Pwede na natin gawin yung typical formula natin. And I would like to start with the ending balance, 4,000. And then lahat ng nasa taas ng 4,000, you simply have to inverse or negative mo na lang, ano, para mabilis sa Excel. So negative 7,000 and then negative 50,000. Hit enter. So now we have obtained magkano yung cash paid for wages at the amount of 53,000. So pwede na natin siyang ilagay sa cash flow statement. Cash paid for wages negative 53,000. And yan, pwede na nating ma-compute yung cash flow from operating activity. This is basically total nito. So kung nasa Excel tag kayo, ang gawin mo lang dyan, hit alt plus equals. Or alt equals. Alt equals. Para ano, automatic, masum mo lahat ng nasa taas and then hit enter. So yun na yung cash flow mo from the operation at the amount of 21,500. Moving on. So let's focus naman dun sa section na cash flow from investing activity. So as you can see, isa lang yung ano natin, item natin dito, ano, cash paid lang for fixed asset, because remember meron tayong given kanina dito sa other facts section na bumili daw ang kumpanya ng equipment for 46,000 pesos cash. So yun na yun. Yun na yun kasi kung titingnan mo rin siya sa balance sheet, tama naman ito dito sa my left side, fixed asset. Yung 270,000 naging 316,000. Actually, yun yung difference na 46. Pumili tayo ng equipment for 46,000. So, pwede mo na siyang ilagay agad sa cash flow statement kasi rekta naman, sinabi na siya dito. Negative 46,000 kasi outflow siya of cash, di ba? So, lagay ko lang siya dito sa cash paid for fixed asset, negative 46,000. Enter. So, yun na yung total ng cash flow from investing. Hindi ko na nilagyan ng subtotal kasi iisa naman siya. Yan. And then lastly, we can now proceed cash flow from financing activity. So, again, to reiterate lang yung concept behind this section. Kung hindi siya current asset, hindi siya current liability, hindi siya ng current asset, that means these items involve equity as well as non-current liability. So, doon siya papasok sa cash flow from financing activity. So, first, let's start with our first item, which is cash dividend payment. Diba ang dividend, ibinabayad siya or bayad siya ng kumpanya sa mga stockholder. So, this is an equity item. Tama lang na nakalagay siya sa cash flow from financing activity. Saan ba natin makikita tong cash dividend? I think na doon siya sa other facts. Yan. So, during 2010-20, so ito po number 2. The company declared and paid dividends of 2,500. So, yun na yun. Rekta sinabi na siya, 2,500 yung binayad. I-input mo na lang siya sa cash flow statement agad. Ano? Negative 2,500. Enter. And then, let's proceed with the second item. Proceeds from note payable issuance. Wala naman sinabi dun sa other facts na nag-issue tayo ng note payable. So, saan mo siya kukunin? Always remember, pwede mo siyang tingnan sa
movement or increases or decreases ng account sa balance sheet. Because ang notes payable, we know that this is a permanent account. So, nandun siya sa balance sheet. Tingnan nga natin, ano ba nangyari sa notes? Ito, so ito pala siya, notes payable. Nasa lower portion ng balance sheet. 160 siya last year. Ngayon, naging 173,000. So, ibig sabihin, halimbawa, ang kumpanya, umutang. Nagkaroon tayo ng utang. So, nagkaroon ng cash nung nag-issue ka ng note payable. Paano natin ma-determine kung magkano? Eh, ano mo lang to pag subtract mo. Kasi yung naging dagdag sa note payable, yun yung naging, kumbaga, dagdag sa cash din. Ano? So, simply, 173 less 160. Yung 13,000, yun yung proceed. Yun yung nakuha natin sa pag-i-issue ng note payable. So, punta lang tayo dun sa pinaka-right part ng ating cash flow statement dito. And then, ang gawin natin dito naman, ibahin natin, gawin natin ang formula. So, equals yung balance ngayon na 173 na dito sa left part, i-minus mo yung balance last year which is 160,000. Ayan, so meron ka ng formula, simply press enter. Tada, so yun, 13,000. And then, let's go to the last item. Proceed from the issuance of stock. Again, wala na naman siya dun sa facts, but we can always infer doon sa balances, sa balance sheet. Saan ba yung issuance of stock makikita? Ano bang account ang involved pag nag-issue ka ng stock? Siyempre, you have the capital stock. Ano, cash, capital stock, pwede rin share premium, but in this illustration, let's just assume na in-issue siya at par, walang mga premium na involved. Oh, basta yung capital stock, isa lang siya, wala nang mga complication. Anyway, so yan, let's proceed. Ganun lang din, similar logic dun sa notes payable. Tingnan mo lang yung pagtaas or pagbaba doon sa stock. But anyway, this is issue 1. So pag nag-issue tayo ng stock, dagdag yun sa cash. So pataas yung balance niya. No? So let's go now to the balance sheet. So press equals. Hanapin mo yung balance niya ngayon, ng capital stock, which is 88,000. And then we simply have to subtract yung balance last year, 84,000. We can also perform the sum total cash flow from financing activity in the amount of 14,500. Siyempre, ang isang gusto mo ding malaman dyan, ano ba yung naging net cash flow? Kumbaga, total na, pag sama-samahin mo lahat ng activity, operating activity, investing activity, financing activity. So, obtain mo lang yung sum, anong pagdagdag-dagdagin lang natin. So, first, 21,000 from operating. Idagdag mo yung from investing, 46,000. Idagdag mo yung from financing, 14,500. Enter. Ayun. Negative 10,000. So, nabawasan yung cash natin, ano, ng 10,000. Of course, we have to reference yung beginning balance ng cash. Last year, meron tayong 14,000 from the balance sheet. So, since we have a beginning cash balance of 14,000, nagkaroon ng net cash outflow na negative 10,000. So, yung balance natin equals 14,000, nabawasan ng 10,000. So, plus negative 10. Ngayon, ang ending cash balance natin is 4,000 pesos. And then, ito dapat yung lalabas sa balance sheet. So, let's just check. Parang tama naman to. Ayan, tama naman. Ano, at the amount of 4,000. That's it for this video. If you like this video, leave a thumbs up. Comment down below. Baka meron kang hindi naintindihang part. Medyo mabilis. And kung meron ka pang question, simply comment it. And don't forget to subscribe to our channel to see more of this Excel accounting tutorial. So yun lang. Thank you.